Secretary Carlito Galvez Jr. ang ating vaccine czar at chief implementer ng National Task Force Against COVID-19 para po makakuha tayo ng update tungkol nga dito sa pagkuha ng Pilipinas ng vaccine. Good morning, sir. Maga po sa inyo po. Secretary, una na siguro itanong na namin yung reaksyon ninyo tungkol doon sa mga concerns na ipinahayag po ng World Health Organization tungkol dito sa vaccine ng AstraZeneca. Ano pong reaksyon niyo doon? Alam po natin na may ano naman po, alam naman po natin ang science na it's an evolving, you know, an evolving process, and they can still correct yung mga issues pertaining yun sa kanilang mga vaccine. Mm-hmm. Pero siguro, Sec, ang gustong malaman ng ating mga kababayan, ano yung mga measures o yung mga paraan na ginagawa natin to make sure na yung makukuha natin ay ligtas po sa ating mga kababayan? Kasi alam nyo, matindi rin yung epekto na idinulot sa atin nung sa Dengvaxia. Saan po natin, makikilinical tayo pag po naman po ang AstraZeneca, and then mag-roll out pa naman po yan sa mga ibang bansa. Ang gagawin po natin, hindi natin po gagamitin ang isang vaccine pagka hindi po nag-roll out sa kanyang pinanggalingan. So, huwag po sila mabahala dahil kasi may mga proseso po tayo at mataas po ang ating regulatory ano po, process. Unang-una, yung pera po na gagamitin natin galing po sa World Bank at saka sa ADB. Meron po silang napaka-stringent regulatory requirements, meaning kailangan pasado sa WHO. Pangalawa, may dalawa o tatlo na regulatory clearance either from US, from UK, at saka from other stringent countries. At ang ano po natin, kung mag-roll out po yung mga tinatawag po natin na mga ano, mga kukunin po natin, dahil hindi naman po ista AstraZeneca lang po ang kukunin po natin. Ang kukunin po natin ay Sinovac, Pfizer, Novavax, kasama po ang Moderna. Ay titingnan po natin talaga po yung mga clinical trial nila. Yung sa atin po, mayroon pong limang vaccine sa makiklinical trial. And just in case na hindi sila pumasa, ay talaga po hindi natin kukunin. Ayun, so hindi pa pala final, ano, Sec, yung AstraZeneca, at hindi rin yun lang. Oo po, at saka po ang sa AstraZeneca, 2.6 million lang po ang nakuha po natin. Ongoing po negotiation natin. Kaya nga po, hindi po tayo ganong makapag-push kasi maraming requirements. Unang-una, kailangan pumasa po sila sa vaccine of expert panel evaluation and selection. Pangalawa, kailangan po na magkaroon po na tinatawag na pasado po sila sa ethics board review. And pangatlo, kailangan pumasa po sila sa tinatawag nating emergency use authorization. Secretary, si Julius Babaw po ito. Matanong lang po, Secretary, bakit po AstraZeneca ang inyong napiling kunin? At saan bansa po ba ito galing? Ito po galing sa UK, at yung AstraZeneca, ang ano po ang nakapili po nito ay kasama po namin yung private sector. Pero po sa ngayon, yung ating negotiation at saka contract sa ano po sa government ay hindi po nagkakaroon ng kaganapan dahil nga po kailangan po natin ang tinatawag na stringent regulatory process, which is hindi pa sila nakapagsasabit ng mga tinatawag na trials sa tinatawag nating report sa trial phase 1 at saka phase 2 at ongoing yung phase 3 nila sa ngayon. So ang ano po natin is kiklear ko lang po Sir Julius, ang kukunin po natin ay portfolio of more or less 5 or 6 na vaccine. At isa po, tinitingnan po natin dito ang AstraZeneca dahil kasi po lately naglabas ang tatlo na pinaka-leading na vaccine. Kasama po siya ng Pfizer, Moderna at AstraZeneca. So doon tayo tumutok dahil kasi sila po ang nasa advanced stages. At saka lang po natin na wala po tayo pang talaga na klaro na kung sino talaga ang magiging magaling at saka mga safe at effective. Hanggang ngayon, patuloy pa rin po ang trial po nila. So wala pa pong nakakaroon ng tatawag na emergency authorization kundi yung Sinovac lang at saka itong Gamaleya. Oo, pero sa puntong ito, Secretary, nakapaglabas na po ba tayo ng pambayad dito sa AstraZeneca para ma-reserve po natin?
Wala po. Kasi po ang ano po natin, sinasabi ko nga po na bago tayo magbayad, ang nakita natin, ang ano natin, ang pambabayad po natin ay yung ating tinatawag na loan po sa Asian Development Bank at uh-huh. saka World Bank. Ang Asian Development Bank, meron tayong tinatawag na redundant ano po, redundant na tinatawag natin na measures. So sinasabi ko nga po na hindi sila bibili ng vaccine na may question sa WHO. At the same time, wala silang regulatory clearance sa mga two or three stringent countries at saka sa tinatawag nating originating countries sa British government, kung wala pa silang FDA clearance, hindi po natin sila gagamitin at saka hindi po natin sila bibilin. Pero sa ngayon po, Secretary, ang balita nga ho, nag-uunahan ho yung iba't ibang mga bansa para magpareserba ng vaccine. Hindi ho kaya po, sa pag-iintay po natin, baka maubusan ho tayo ng supply. Ganun po ang ginagawa nga na po natin. Nakita po natin na wala pa pong nagsabi na yung ano po, talagang wala pang definite na mga report at saka sa mga trials, initial trials pa lang yun at saka hindi pa po vetted at saka hindi pa po tinatawag nating peer-reviewed. Talagang ano po, parang magkakaroon po tayong tinatawag na risk. Kasi magkakaroon po tayo ng advanced market commitment. Kung wala po tayong advanced market commitment, we will be at the tail end of the world supply and demand. Ang mangyayari... Paliwanag lang natin, Secretary, ano po yung advanced market commitment? Ano ba yung prosesong pagdadaanan po? Ang advanced market commitment, ito po ay parang tinatawag na you shared the investment risk. Meaning, both the vaccine company and the country will risk. Na talagang kumbaga sa this is a continuing research pa. Yung ano kasi yung ano natin, yung vaccine natin, madedevelop natin fully yan, most likely by the end of 2022, ma-perfect natin yan. Yan ang pagkakasabi nga ng mga vaccine expert natin. So ngayon, yung advanced market commitment is a global ano yan, global market procedures. Na tayo lang ang di na gaano, dahil kasi sa because of our procurement process. Pero lahat po, mahigit na almost 2 billion doses na po ang nakuha ng mga foreign countries. Katulad ng US, meron silang 800 million from various portfolio of vaccine. So tayo, ganoon din ang gagawin natin na napaproban na po natin kay sa mahal nating Pangulo na magkaroon na tayo ng advanced market commitment sa mga vaccine makers or dun sa tinatawag nating mga G2G na ina-arrange po natin. So ito po ay magbibigay po tayo ng certain percentage, either 20% or 50%. So inano po natin na magbibigay lang po natin is 20%. Mm-hmm. Okay. Pero yun nga, nabanggit niyo, Secretary, na yung AstraZeneca ay naghihintay pa ng regulatory approval. Yung iba po bang vaccine ay mayroon na? Ang Sinovac po, nasa advance po, na-clear na po sila, na-clear na po sila ng tinatawag nating vaccine expert panel, at saka po ng ating undergoing po sila ng tinatawag na ethics review board. Malapit na po sila sa magmabigyan ng FDA ng emergency use authorization kasi meron na po sila na emergency use authorization from China. Ibig sabihin, si Sinovac, pwede na tayong umorder dyan talaga? Yes, actually, kausap namin sa kanila yung distributor dito, yung IP Biotech. Napakaganda po ng kanilang alok dahil kasi sa first quarter po, pwede po tayong umorder ng 5 million sa kanila. So ang inano po namin ay magkaroon po tayo ng 20 million at 5 million in each quarter. Yun po ang maganda dahil kasi pagka nag-roll out na next year ang ibang bansa, at least hindi tayo nakatenga na naghihintay lang po tayo. Yes, oo. So yung 20 million SEC, tama ba yung pagkakaintindi ko? Pwedeng iba-ibang brand yan? Opo, ang ginagawa ko po namin, per brand, balak po namin ay 20 million each. Kasi ang mangyayari po, yung mga brand na yan, hindi naman po one time. Ang mangyayari po niyan, for example, kung order ka ng 20 million, 5 million first quarter, 5 million second quarter, 5 million third quarter, and 5 million sa fourth quarter. Ang ginagawa po natin, nakakaroon po kami ng Gantt chart or indexing kung kailan po sila darating. Kasi yung ang mga vaccine po natin, iba-iba ang brand, iba-iba rin ang timeline, iba-iba ang dosage, at saka iba-iba rin po ang effect. Mm-hmm. Ang importante, you can assure SEC na by first quarter next year, meron tayong vaccine.
At mukhang Sinovac yan. Yun po ang target po namin. Yun po target po namin. Ang maganda sa sa Sinovac, ito po itatawag na classical vaccine na tinatawag nating inactivated virus. Ibig sabihin, ito po yung mga vaccines na ginagawa po natin na 2 to 8 lang po ang kanilang temperature. At saka, kumbaga sa record ng safety, ay medyo makakaasa po tayo na safe. Yung AstraZeneca, Secretary, magkakaroon pa ito ng clinical trials sa ating bansa. Pag sinabi po ng clinical trials, ano pong inaasahan natin mangyayari doon? Ang magkakaroon po tayo ng clinical trial this coming December or January, ito po clinical trial, magkakaroon po tayo ng segment ng ating population, either yung bata, yung middle na 19 to 56, at saka po yung tawag nating mga elders, magkakaroon po tayo ng tinatawag na pag-aaral, na itetesting natin po yung vaccine kung saan po effective. Kaya po may mga vaccine na gagamitin natin na talaga po ang general population, may mga vaccine na gagamitin tayo for elderly kasi may mga magagandang effect po ang ibang vaccine sa elderly po. Pero tanong niyang partner o tsaka secretary, sinong participants? Ang participants po mga volunteer po yan. May mga inaano po tayo na ang pagkakalam namin, ang pinakaano po nito ang DOH at saka ang PGH. Ang PGH po ang magano po sa 14 different testing centers. Oo, pero kinakailangan dyan ay voluntary, no? Kinakailangan pumayag mismo yung tao na isa sa ilalim dito. Kasi di ba, Secretary, recently nagkaroon tayo ng parang scare when it comes to mga vaccines because of what happened dun sa Dengvaxia. So dito po sa clinical trials na ito, meron din pong parang pinaka-insurance yung mga tuturukan nitong vaccine. Opo, talagang voluntary at saka talagang targeted at saka well observed kasi po alam po natin na itong clinical trial ay talagang parang mga experimental po siya. Pero ang maganda po ang nito dahil kasi yung mga vaccine na magka-trial dito, more than 60,000 to 80,000 ang Sinovac, more than 100,000 ang kanyang na-test at saka ang alam namin, pinayagan na siya na emergency use ng China. At ang alam natin, lahat na pumupunta ng mga Chinese tourist dito, naka-vaccinated na po. So yung Sinovac, saan bansa po ito galing? Sa? Ito po ay galing po sa China po, yung Sinovac. Sa China. Oo. Okay. So itong mga tuturukan ng vaccine, yung mga sinasabi po ninyong volunteers, hindi po ito magbabayad, sagot po ng Sinovac, itong clinical trials na ito. Opo. Yun po ang inano po namin, yung lahat ng mga trials ay supportado po ng mga kampanya po na wala pong no cost to the government. Yun po ang inano po natin, ninegotiate po natin. At saka po bago po na magkaroon ng tiyatawang na clinical trial, kailangan magkaroon po ng FDA approval. Alright, pero Sec, meron bang kasunduan with all these pharmaceuticals na kung sakali lang na may negatibong epekto, ano ang kanilang responsibilidad? Yun po ang pinanong po natin. Yun ang ginagawa po natin, yung tinatawag natin yung joint responsibility. At saka po natin na pagka once na ang kanilang nagkaroon po tinatawag na adverse event, meron po pananagutan just in case na talagang merong willful na neglect ang kampanya po. Okay, so kailangan managot sila, di ba? And then na ang pahabol ko lang siguro, Secretary, sa dami ng ating kailangang i-order, may sapat ba tayong storage? Dahil ang narinig ko ay sensitive itong mga vaccine na ito. Ang nakita po natin, tulad po ng Sinovac, ang IP Biotech ay sila po ang magde-deliver. So wala po tayong problema. Sa unang batch, sir, ng mga vaccine, nabanggit nga po ay mga pulis daw po at mga sundalo ang unang bibigyan po nito. Yun po ba mga health workers ay kasama rin dito? Sir, i-correct ko lang po kayo. Ang pinakapaunang-una talaga po ay ang health workers po natin. Kasi sila po ang meron na tawag na yung talagang sila po ang pinakanasa front lines. So kailangan i-protect po natin sa kanila kasi yung impact po ng COVID-19, ang pinakamalakas po ang impact ay sa mga health workers po natin. So una po ang health workers, susunod po ang poor and vulnerable communities, mga indigents, mga elders, and then susunod po yung mga essential workers. Yung essential workers po natin, DSWD, yung mga services, medical services,
and also yung soldiers at saka mga uniform servicemen. Yun po ang pinag-priority natin. And the next priority po ay tinatawag natin essential workers. The essential services tulad ng food production, transportation, tourism, and other essential goods. Ganun po. Pero yun po, may mga kakayahan na bumili nitong vaccine na ito, hindi po sila kasama doon sa bibigyan ng libreng vaccine. Gagawin po natin, sabi nga po ng ating mahalang presidente, we will vaccinate everybody with no exception at free po yun. Uh-huh. Okay, sa lahat po ito, no? Sa lahat ng Pilipino. Opo, ang ano po natin ay ginagawa po natin, kaya tulad nga kahapon, yung sinainan natin na tinatawag nating tripartite agreement, ay nakita natin na talagang ang ating mga private sector ay sumama po. And it will become sustainable. So 2022 po, malaki po ang participation ng private sector. Dahil kasi baka sa 2022 magkaroon ng commercial access na po ang mga vaccine. Alright, sige po. Siguro pang huling katanungan na lang, partner. Pabor po ba kayo doon sa naging decision po ng mga Metro Manila mayors na hanggang katapusan ng taon itong GCQ status sa NCR? I will always respect yung decision ng Metro Manila mayors kasi nakita natin sa kanilang maagap na paglagay ng ating NCR sa GCQ. Nakikita natin na malaki, very imminent. Kung just in case na mag-ano po tayo na mag-MGCQ po, nakita ko talaga magkakaroon po ng spike. I respect the decision of the Manila mayors at palagi ko tama po yun. So most likely, ganyan din po magiging decision ng Pangulo, ano? Opo, i-recommend po namin. Kung just in case na sa IATF, i-recommend po namin at saka i-announce po namin na this coming Monday po. Alright. Sige po. Maraming salamat po, Secretary Galvez. And good luck po sa inyo. And have a good day, Sec. Maraming po salamat po.